upang ipangilin ang Sabat, ikapitonong Hulyo. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukan kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumain mo upang huwag kayong magkasala. Exodus 20, versikulo 20. Kinakailangan ng mabuting katapangan upang panindigan ang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Isang kalaban ng katotohanan ang nagsabi minsan na mga taong may hina ang isip lamang ang aalis mula sa mga iglesia para mangilin ng ikapitong araw ng siyang Sabado. Ngunit isang ministro na tumanggap ng katotohanan ang sumagot, kung sa tingin mo ay pang may hinang isip lang ito, subukan mo. Kailangan ng mabuting katapangan, katatagan, desisyon, pagtiyaga, at maningas na panalangin para makalabas tungo sa hindi bantog na panig. Tumatayo sa ilalim ng malawak na kalasag ng makapangyarihan sa lahat. Hindi natin mararamdamang nasa minorya tayo. Isang mayorya ang Diyos. Kailangan nating ipalagay na itinakda tayo ni Kristo upang maging iwanan sa gitna ng kadilimang moral ng mundo. Hindi dapat tayo magkamali ng pakahulugan sa karakter ng Diyos. Hindi natin kailangan maging mayayamutin, sabihin kung ano man ang ating iniisip, sisihin at punahin ng iba. Kundi kailangan nating hayaan ang banal na espiritu na humubog sa ating mga karakter ayon sa wangis ni Kristo. Makikita natin ngayon ang gagawin ni Jesus para sa atin kung hahayaan natin siya. Sinabi niya sa kanyang panalangin para sa mga alagad na, ngunit ngayon ay pupunta ako sa inyo. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila magkaroon ng aking kagalakang ganap sa kanilang sarili. Posible bang maging maligaya sa pagsunod kay Kristo? Ito lamang ang tunay na kaligayahan maaaring matamo ng sinuman. Tatalikod ba ang tagapagligtas para iwanan kayong makipagbakang mag-isa? Hindi kailanman. Dumarating ang kahirapan sa mundong ito at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nararanasan mula ng magkaroon ng bansa. Magkakaroon ng mga digmaan at alingangaw ng mga digmaan at may ipon ang panmumutla sa mukha ng mga tao. Maari makaranas kayo ng mga kabalisahan, kagutuman minsan, ngunit hindi kayo pababayaan ng Diyos sa inyong mga kapighatian. Susubukin niya ang inyong pananampalataya. Narito tayo upang ipakilala si Kristo sa mundo upang katawanin siya at kanyang kapangyarihan sa sangkatauhan.